Iyo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagpasok po natin sa ikatatlong linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon, tayong lahat ay inaanyayahang magalak. Magalak ng may pagsasakripisyo dahil darating ang ating Panginoon. At sa ganyang diwa, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Alalahanin natin ang lahat ng mga may sakit, sila'y ating ipagdasal. Ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama sa pagdiriwang na ito. Ang mga kababayan nating overseas Filipino workers na nagsasakripisyo para sa kani-kanilang pamilya,
sila'y ating ipagdasal, lalo't higit ang kapayapaan ng mundo, lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia, ganun din po ng Israel at Hamas. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala, lalo na sa maraming beses na sinuway natin ang utos ng Panginoon. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kaniyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas ng Panginoong yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayan na kaniyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Oh, Diyos,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magala kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulitin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw.
Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. At sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sino po sa inyo ang gustong maging masaya ngayong Pasko? Pwede bang pumalakpak? Ayan. Papalakpak din po ako. Ano? Gusto ko ding maging masaya ngayong Pasko. Ano ho? At speaking of pagiging masaya, merong kailangan tayong liwanagin tungkol sa bagay na yan. Kasi merong masaya nga o naging masaya nga o gustong maging masaya, pero masaya panandalian lamang. Kasi mali ang kinakapitan at sinasandigan para magkaroon ng tinatawag na long-term happiness. Kasi pwede naman niyang maging masaya pero short-term. Pagkatapos ng Pasko, balik na uli sa dating lungkot. Pero hindi yan ang inaasahan sa atin ngayong tayo ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang inaasahan sa atin ay long-term happiness. Palakpak ang gustong maging masaya habang buhay. Yan, tayong lahat. And speaking of pagiging masaya, ang ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento ay nagpapahayag ng diwa ng pagsasaya, ng kagalakan. At ito ang tinutukoy sa mga narinig nating pagbasa. Mapapansin nyo, kakaiba po ang suot namin ni Father Omar. Father Omar is Director of the Holy Trinity College Seminary, kung saan kasama niya po ang mga seminarista nila, Philosophy Department, upang turuan tayo na maging tunay na masaya ngayong Pasko. At isa lamang pamamaraan yan para makamta natin ang tunay na kasiyahan. Sa unang pagbasa ay ibinabahagi ni Propeta Isaías ang kanyang sariling kagalakan sa dahilang nabatid niya na siya ang pinili ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng panunumbalik o pagbangon ng Jerusalem. Ipinaabot niya ang mensahe sa mga bihag sa Babilonya
na nakaranas ng maraming kahirapan at nawalan ng pag-asa ng kanilang lungsod. Di ba karanasan din natin yan? Ang kawalan ng pag-asa, lalo na kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Dagdag pa ng pagninilay ng unang pagbasa, ang abo na nasunog na lungsod na nasa kanilang ulo ay papalitan ng korona ng mga kumikintab na bato. At sino ang hindi magagalak sa ganitong pagpapahayag? Ang katuparan ng pangako ay inilarawan sa pagtukoy sa Jerusalem bilang babaeng kakasalin na nakadamit pang kasal na ang kahulugan ay pagdadamit sa kanya ng kaligtasan. Galak ang bunga ng pagkilala muli ng mga Israelita kay Yahweh o sa Panginoon. Ang mabuting balita naman ay naglalarawan ng ganap na katuparan ng mga panukala sa lumang tipan tungkol sa pagliligtas na kaloob ng Diyos. Hindi sa isang piling lahi lamang, kundi sa lahat ng tao. Ang kaganapan ng pagliligtas na ito ay pinangunahan ng pagdating at pangangaral ni Juan Bautista na tumatawag sa mga tao tungo sa pagsisisi sa mga kasalanan at pagtanggap ng kanyang binyag sa ilog Jordan na palatandaan ng pagbabalik loob at pagtalikod sa kasalanan. Maligaya at masaya si Juan sa kanyang misyon kasama ng kanyang gawaing pagpapatotoo. Una, tungkol sa kanyang sarili na hindi siya ang Mesiyas o isa sa mga propeta, kundi ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon at nagbibinyag lamang siya sa tubig. At pangalawa, ang pahiwatig tungkol sa isang darating na kasunod niya na hindi man lamang siya karapat-dapat na makapagkalag ng tali ng panyapak nito. Sa susunod na mga kabanata, mabubuo ang pagtukoy niya at ganap na pagpapakilala sa magkakaloob ng ganap na kasiyahan at kagalakan. Walang iba kundi si Kristo ang ating iniintay, ang tunay na tagapagligtas. Si San Pablo sa ikalawang pagbasa na hinango sa sulat ng mga taga-Tesalonica ay may pananaw tungkol sa maluwalhating pagdating ni Kristo sa katapusan ng mga panahon na dapat paghandaan at hintayin na may tamang saloobin. Kaya ang payo niya ay magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin at magpasalamat sa tuwina. Ang mga pangyayaring isinasalaysay sa banal na kasulatan ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos at pagsubaybay niya sa buhay ng tao hanggang sa marating ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng Diyos Ama. Ang mga gawain ng Diyos sa lumang tipan ay paghahanda lamang sa gawain ng pagtupo sa tao ni Kristong Panginoon ang kaganapan ay ang misteryo paskwal, ang misteryo ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang ipinagdiriwang natin sa liturhiya ng simbahan sa kanyang mga simbahan o sa kanyang mga sakramento. Sa ating samasamang paglalakbay bilang simbahan, binubuhay tayo at pinalalakas ng mga sakramentong ating tinatanggap na ang pinakasentro ay ang banal na Eukaristiya na sinasabing kinikilalang pinagmumulan at lunduan ng ating buhay, pananampalataya. At ito, ang mga ito, ang susi ng ating kasiyahan at kagalakan para ang ating kagalakan ay maging long term. Sapagkat sa liturhiya ay pagdiriwang na pinamumunuan ng Kristo bilang ulo para sa kapakinabangan ng katawan. At bawat isa ay may bahaging dapat gampanan sa pagdiriwang. Kaya ang pakikilahok natin dito ay hudyat ng ating pakikiisa sa kagalakang alok ng ating Panginoong Jesus bilang lipiding hinirang
ng ating Panginoon. Marapat lamang na itong ganitong diwa at paanyaya ay maipagdiwang natin ng maayos, may debosyon, may kasiyahan na ang simbahan o sa pangunguna ng simbahan sapagkat nakikiisa tayo sa tunay na diwa ng alok ng Diyos at dahilan ng pagpunta rito ng ating Panginoong magliligtas. At dito, kinakailangan natin ng pundasyon na nakay Juan Bautista. Anong tawag sa pundasyon na yan para maging long-term ang ating kasiyahan? Bertud. Ang bertud po ay hindi anting-anting. Ang bertud, kung tawagin sa Ingles, ay virtues. At ano-ano ang mga ito na ipinakita ni Juan Bautista? Una, kasunuran sa kalooban ng Diyos. Obedience. Sikapin natin na ngayong mga panahon na ito, tayo lagi ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ating usisain at reviewin ang 10 commandments. Tingnan natin kung sa 10 utos na ito, tayo ba ay may nalabag? At kung tayo ay may nalabag, ikalawang bertud na kinakailangan natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Maging mapagpakumbaba tayo. Lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal at makipag-reconcile tayo sa Diyos upang kamtin ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba natin sa Diyos, isunod nating lapitan ay ang mga taong ating nakasamaan ng loob. At pakumbaba nating aminin ang ating mga kamalian at humingi ng tawad sa kanila. Katulad ng atin ding pagpapakumbaba na yung mga humihingi ng tawad sa atin ay ating patawarin upang mapasa atin ang kapayapaan at kagalakang dulot ni Kristo. Ang ikatlong bertud ni San Juan Bautista na kinakailangan natin upang sa tulong ng mga sakramento ay maging long-term ang ating kagalakan ay ito. Maging totoo tayo sa ating pagkatao. Huwag nating ikahiya kung sino tayo. Huwag nating ikahiya kung ano tayo. Ano ba tayo? Ano ba ang totoo sa pagkatao natin? Ang totoo po ay ito. At sana'y huwag mawala tayo sa focus na ito para hindi tayo malungkot sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay nilikha ng Diyos upang gawin ang tatlong bagay. To know, to serve, and to love God. Yun lamang po. Pag lumampas tayo diyan, diyan nagiging malungkot ang ating buhay. Kapag dinyos natin at pinaglingkuran ang pera, diyan nagkakaletse-letse ang ating buhay. Kapag mas higit na naging eksperto tayo sa mga bagay na makamundo, mangmang tayo sa karunungan ng Diyos, diyan nagiging malungkot ang ating buhay. Kapag pinaglilingkuran natin higit ang mga material na bagay at dinidiyos natin ang mga nilikha din lamang ng Diyos, diyan tayo o diyan nagsisimula ang lungkot ng ating buhay. Kaya nga, ngayong umagang ito mga kapatid, kung nagnanais talaga tayong maging magalak na siyang paanyaya ng ikatlong linggo ng Adbyento sa pagdating ng ating Panginoon habang tayo nag-iintay, na ang epekto ay long term sa buhay natin, hindi lamang tayo dapat palakasin ng mga sakramento, lalo na ang sakramento ng Eucharistia at ng pakikipagkasundo o kumpisal. Hilingin natin sa Diyos na makamtan natin, katulad ni San Juan Bautista, ang tatlong bertud na kailangan natin araw-araw para tayo'y maging masaya
for the rest of our life. Kasunuran sa utos ng Diyos or obedience to the commandments of God. Kababaan ng loob. Ikatlo, manatili tayong focus sa katotohanan ng ating pagkatao. Naa, kaya tayo nilikha ng Diyos ay para kilalanin, paglingkuran, at mahalin siya. Yan mga kapatid, ang sekreto ng long-term happiness. Dasal natin at ng inang simbahan sa ating lahat ng mga binyagan ay makamtan ang biyayang yan habang tayo'y naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus ngayong Pasko. Tayo pong lahat ay magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Upang sa pangungunan, mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao. Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingi natin ang pagpapalang idudulot ng ating paghihintay sa pagdating ng kanyang pagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak. At sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang manami sumasalita, sambahin Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itlayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po namin ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan po ninyo ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Mga Kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo ay sa 4:30 ng madaling araw at ang simbang gabi sa 5 ng hapon, maliban ngayong araw ng Linggo, ito ay sa 6 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa nating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan at katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay sasamahan at aaliwin ng kanilang mga tinig, hahandugan ng pamaskong awitin ng mga seminarista sa pangunguna ng kanilang rektor, Father Omar Oco, mula po sa Holy Trinity College Seminary, Daet, Camarines Norte. Pakinggan po natin ang kanilang mga awitin. Habang umiikot po ang mga collectors natin para sa ating mga tulong pinansyal para sa kanilang pangangailangan. Pakinggan po natin ang Holy Trinity College Seminarians.
season, sing the Spirit's God, magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.